What's up mga Trobs and welcome back to my channel. Another day, another track na naman tayo. So ngayong araw na to, ipapakita ko naman sa inyo yung gawa ng G-Technica, kanilang Mitsubishi Canter FE750. So yan yung nasa likod ko. FB body siya, tapos NKR na naka-double tire. Tapos naka-stainless na yung kanyang top load. Tapos may stainless na rin na tapakan doon sa gilid. So tara, papakita ko sa inyo lahat ng mga details itong truck na to. So, let's go! So yun nga mga Trobs, ito ang kanilang Mitsubishi Fuso Canter na yung design na kanyang ulo o kanyang pagka-designyo ay FE750. Yun. So ito ay semi-chrome. Kaya ako nasabing semi-chrome kasi yung kanyang side mirror, walang chrome. Pati dito. Then yung panggilid niya. And then the rest, hindi siya totally stainless. Ang stainless lang dito, ito. Yan. Tapos ito, plastic na. Then ito, naka-chrome na siya. Tapos ito. Ang napapansin ko rito mga Trobs ha. Itong mismo ulo na to ha. Ito yung pinaka-latest nila pagdating sa kanila mga Canter. Kasi siyempre, upgraded na, mas pinaganda ni G-Technica, at kung makikita mo ang kanilang mas pinaka full na chrome, lahat yan meron yan, at napaka astig at maangas ng kanyang pagka looks, di ba? Pagka disenyo. Tapos yung ito palang ulo na to ha, ito ay NKR makitid, okay? Tapos naka lockup, mababa yung bubong. Ngayon mga Trobs, tignan naman natin yung doon sa loob niya. Okay? So yun oh. Stig. So sa tutusin kayo mga Trobs, nagkaroon ako ng Canter. Share ko lang sa inyo ha. Nagkaroon ako ng Canter. Ganito yung design niya. Okay? Ngayon, ang ginawa ni G-Technica, mas pinaganda niya o mas pinaangas na yung looks ngayon, yung pinakita ko sa inyo kanina lang. Pero ito pa rin yung design niya sa loob. Okay? Tapos, meron pa ibang klase yung pinakaloob nito ha, yung pinakalatest. Ibang klaseng design. So, susunod yun. Pag meron ng available na unit, ipapakita ko sa inyo yun. Pero as of now, ito muna ipapakita ko sa inyo. Yan. Naka-power window na siya. Tapos, bagong upholstery. Hindi mawawala sa G-Technica yan. Tapos ito ang kanyang steering. Tapos ito kanyang dashboard. Yan, makikita nyo naman. Yan o oh. Yan o oh. Kanyang dashboard. Tapos yan. Tapos naka stereo na rin, na naka USB na rin siya, tsaka Bluetooth ready na. Okay. Tapos yun. Yun at yun, hindi ako nagulat kasi una-una sa lahat sa inyo mga Trobs ha. Meron na akong ganitong truck na Canter at ganito rin yung kanyang design. Okay? Kaya yun, hindi na ako nagulat. Pero, kayo mag-alala mga Trobs kasi may papakita pa ako sa inyo na design ng kanilang Canter na iba ang kanyang loob. Yung andito na yung handle. Okay? Handle ng cambio. Kasi ito nandito, standard pa rin. Pero yung bago nilang Canter, na usual na makikita mo sa mga Canter na dito, local dito sa Pilipinas, eh nandito na. Okay? So yun, papakita ko sa inyo kung may available na unit na. So yun, may handbrake. Tapos may sigarilyo, pang pasinde. Tapos ang kanyang compartment, yung malagay ng papeles, saka dito. Saka ito, bago na rin yung kanyang ilaw. Okay. Yan. Tapos ito,
yung pagka matting o pagka ano ba design dito sa loob, dito sa taas, bagong bago. Tapos ito, meron pang space dito sa loob na pwede mo lagyan ng mga tools tulad ng mga tubo or something na gusto mo ilagay, pwede yan dyan. Tapos yan, pagkakulay niya. Yan. Saka nga pala mga troops, ito pala ay hindi siya buo. Okay? Meron kasing FB body na buo siya mula rito, papunta dun sa kanyang body. Pero ito, hiwalay. Kasi gusto ng customer na siyempre, nasanay na tayo rito na iaangat tong ulo para pag mag-maintenance, ayos, hindi mahirapan. So, yan ang ginawa. Ngayon, mga troops, ito kanyang mating, medyo madumi lang. Madumi yan ng sapatos. So, yan mga mating niya, mga troops. Yan. So, yan nga mga troops. Ito pala yung nasa gilid nitong pintuan na to. Okay. Meron siyang signal light. Pakita ko sa inyo. So, yan nga mga troops. Signal light. Bukod pa dito, meron siyang signal light sa pinakagilid ng pintuan. So, okay. Tapos ngayon mga troops, ito naman. Double tire. Okay. Double tire na naka 5 stud. Okay. Ang size ng gulong niya ay 700 by 16. Ngayon mga troops, ito tayo sa bandang sa likod ng gulong. Double tire, di ba? Pakita ko sa inyo to. So, naka 5 stud siya. Then, naka 6 stud lang siya. Okay? Ito kasi yung choice ng customer eh. Hindi natin pwedeng ano yun kasi yun ang gusto niya. Pero usual, ang kinukuha pag double tire, 8. Okay? 8 stud. Pero ito, 6 stud lang. Then, yung kanyang chassis, ayan o, gawa mismo dito sa G-Technica. Then, itong baby chassis niya, medyo maliit. Tapos itong pinaka bed o yung soleras. Okay? Bakal. Bakal yung kanyang soleras. Yan. Tapos, punta naman tayo dun sa loob. Ngayon mga troops, nandito na tayo banda sa likod. Ngayon bago tayo pumasok dyan sa loob, papakita ko muna sa inyo. Yan, yung brake light niya, LED na. Tapos naka stainless ang kanyang guard brake light. Basta protection niya. Yan, yan. Protection niya para dito sa kanyang brake light. Okay? Tapos mga troops, meron na siyang extend na tapakan. Kasi iba nito, maliit lang. Yan. Pero ito, pinalaki niya. Para pag bumaba, talagang nakatapak ka. Okay? Yan o, tapak na tapak. Tapos ito mga troops, ito yung hagdan. Hindi, ito yung stainless na ang kanyang pagkagawa. Okay? Yan o, stainless. Para pag umakyat ka, tak, 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 papunta doon at maglalagay ka ng gamit or kung ano mang gusto mong ilagay sa taas ay hindi ka mahirapan at hindi mabubulok basta-basta kasi stainless eh. Tapos yung kanyang hawakan dito stainless na rin. Then ito chrome, okay? At ito naman stainless. Tsaka pala mga troops, yung nasa taas na yan ah, yan. Stainless yan. Okay? Stainless yan. Pwede ka magpagawa dito mismo sa G-Technica kung gusto anong gusto mong ipalagay. Tulad itong FB body. Sample na lang nito ha. Yan. Nagpalagay siya ng top load na carrier na naka-stainless. Diba? Siyempre pag stainless, kahit anong araw, kahit anong ulan yan, hindi mabubulok basta-basta. Good job. So ngayon mga troops, pasok naman tayo sa loob. Tignan naman natin. Yun, no? Wow. Ito pa pala mga troops, oh. Stainless din. Wow. Kanyang upholstery. Solid. Ganda. Tapos itong kanyang pinakaloob. Ah, tika lang. Buksan muna natin to. So, yan. Binuksan ko na rito para mas makita nyo ng klaro.
Una-una sa lahat, ang napansin ko rito mga trops ha, yung upholstery niya, yung upuan niya na sinasandalan, buo. Ayan o. Buo siya. Yan. Yan, pati dito buo. Ngayon, ang hati lang, o yung sa pinakabuo nito, yung upuan mismo, yung pinupuan natin na puwet, ay kalahati. Putol siya. Yan. Pati ito. So, yung kalahati, pwedeng upuan ng tao. Tapos yung kalahati, para may space, ipa-fold mo lang siya, tapos isiksik na. O, ilalagay na yung kanyang bagahe, kung ano man ilalagay mo dyan. Ngayon, naka-aircon to, trops, oh. Yan, naka-aircon. Pero astig nito, bakit? Stainless. Grabe. Stainless yan. Paikot. Hanggang doon. Papunta rito. Yan. Pati ito. Yung hawakan. Okay? Stainless na rin. Tapos mga trops, tignan nyo. Grabe. Napaka solid yung pagkagawa nila, oh. Yan, no? Wow. Makikita nyo rito. As in, kung makikita nyo ng harap-harapan, napakaganda. Yan, no? Ang ganda ng pagkaagawa. Tapos, ito naman yung flooring na napaka kapal, yun? Kapal, sobra. Tapos yun, lagayan ng battery. Just in case na hindi mabubuksan doon sa gilid, pwede ka dito ka na lang magbukas sa loob. Ayan, nakatornilyo siya. Okay? Tapos mga trops, ang haba pala nito, okay? Ang haba pala nito ay 10 feet. Yun. Tapos, andito naman pala mga trops ang kanyang LED na ilaw. Okay? Wala kasi dun eh. Minsan kasi, nandun sa gitna, nasa dulo, andito pala sa likod. Banda dito sa may pintuan niya. Alright. So yun nga mga trops, napakita ko sa inyo ang kanyang loob. Okay, yung pagka-design, yung ibang klaseng pagka-design, lalo sa mga upuan, tapos stainless pa yung loob. Ngayon mga trops, ito naman, ito pinalagyan na lang to ng customer. Okay, ganyang design. Pwede kasi yan eh, okay? Pwede kang magpa-disenyo ng kulay. Di ba? May pinakita ko sa inyo, two-tone. Tapos straight color. Tapos ito naman ngayon. Okay? Hindi lang din yan, mga trops. Ipapakita ko pa sa inyo sa mga susunod ko na vlog, yung aluminum na may design. Aluminum crossband na may design. Yan. So, ayan mga trops, oh. Okay? Ma-share ko pala sa inyo ha, yung rear o likod, pati yung harap. Okay? Ayan o, makikita nyo. Okay? Ayan, nakamolye na. Okay? Tapos ayun yung reserva sa likod. Yung harap at likod nito ay nakamolye na. Okay? So tapos, mga trops, ang makina pala niya, nakalimutan ko na. Ang makina niya ay 4D34 inline. Alright. Okay? So ayun mga trops, napakita ko sa inyo at maraming salamat. So ito yung gawa, ng G-Technica, ang Mitsubishi Fuso Canter FE750. So, good job!